Good morning everyone. This is Garo Butcher in the house. Meron tayong tatalakayin ngayon about sa isang issue na patungkol sa pag-take over ng ating pangulo ngayon at sa mga private vehicle business. Kasi meron ditong nayag si Senador Soto eh. Meron siyang nabanggit dito eh. Ito yung ano niya eh, nabasa ko eh. Senate President Vicente Soto III said that Senate will not allow President Roa Duterte to take over privately owned public utility and business in addressing the COVID-19 crisis in the country. Alam mo yung isyong mga ganyan, biglang nag-boom dyan si Soto eh sa mga ano niya, yung parang banat niya dyan eh, parang sabi, maraming sumasabi na ang galing naman ni Soto ngayon, parang ngayon na siya nalinawan, mga ganyan, mga ganon, na proud kami sa mga sinabi niya kasi hindi niya hahayaan na ganito, na kasi daw mayroon ng sapat na kapangyarihan ng Pangulo about dyan. Kasi pera ang pinag-uusapan dito, pera ang isa sa pinanabanggit niya pa sa isang sinabi ni Soto eh, pera. Nandun na tayo sa pera eh. Pero doon mo tayo sa issue ng gano'n at pag-takeover about sa kapangyarihan na dagdagan. Kasi sabi daw ng iba, sapat na. Para sa akin, di pa sapat. Kasi sa nakikita ko ha, si Pangulo lang ang tanging nag-iisip para sa buong bansa at para sa mamayan natin. Bakit siya lang ba ang gobyerno? Diba may senador, may congressman, diba? Ang dami niyan. May mayor, gobernador, diba? Hindi lahat yan sumusunod. Kahit anong gawin pa ng ating Pangulo, hindi lahat susunod yan. Kasi may mga sariling desisyon yan. Kontra sa ganito, kontra sa ganyan. Diba? May mga iilan dyan na talagang masabi natin na kontra nga kaysa Pangulo kasi nga may mga pang sariling interest ang kanilang ginagawa. Ito nito ni Soto. Akalain pang sabihin niya na hindi sila papayag. Inakasalala na dito ang buhay ng nakakarami. Mamamayan na ng Pilipino. Mas pipiliin pa ba ang mga negosyante? E gagamitin naman ang mga hotel, public utilities sa mamamayan na nahihirapan. Tulad ng mga frontliners, nakikita nyo ba na natutulog na sila sa daan, kalsada, sidewalk, ba? Para bantayan yung pag-lockdown ng Pangulo natin. Hindi lahat nakikisama eh. Pero kung makikisama yan, banggitin ko ang China, tulad ng China, ang bilis nila kasi mayaman ang China. Nakapagawa, nakapatayo sila kaagad ng isang pasilidad na para lahat ng may sakit ng COVID-19, mahiwalay doon sa mga walang sakit. Kasi mga sa hospital naman, hindi naman lahat may COVID-19 eh. May mga aron dyan buntis, may sakit lang, kung ano-ano. Kung maisasama yun doon, pwede yun ma-infect din yun, di lahat yun, mamatay na lahat ng tao doon. Kaya ngayon, di ba, yung China, wala na silang bagong issue about sa COVID-19 na nagpa-positive. Meron na nag-survive at ngayon, patuloy ng paggamot, wala nang panibagong kaso kasi nga, magaling sila mag-ayos, hindi sila hilahan pababa, ilang pataas ang ginagawa nila kasi para sa mamamayan ng China. Dapat gawin ang gawin natin. Huwag tayong utak talangka, pang sarili interest ang sinasabi ni Soto eh. Diba? Yung nasabi dito na perhaps one controversial provision in the bill is about the takeover of business but that won't apply in the Senate. That main proposal of the bill is to distribute cash to the 6.5 million families badly needed help. Diba? Doon sa salitang badly needed help, o, diba? Doon lang kahit yun naman malaman na kailangan na natin magtulungan. Isa nangyayari kasi, kaya nakaisip ang Pangulong ganun, i-take over niya lang. Kasi sa nangyayari, parang wala namang kasing tumutulong sa kanya eh. Siya na lang mag-isa nag-iisip. Eh, siya na lang mag-isa ang gagawa ng paraan. Kasi ganito nga, gumawa siya ng paraan, may kukontra. Paano tayo magkakaisa? At yung pang dagdag pa dyan, titigas ng ulo ng mga iilan na sabing huwag lumabas, lalabas. Nagutom. Ayaw magutom pero hindi takot mamatay. Kung gusto nyo mamatay, huwag na kayong mandamay. Kasi ang dami pang tao na gustong mabuhay eh.
Kasi pag lumabas kayo, na-infect kayo, paano naman yung iilan? Gusto nyo magtrabaho, na-infect kayo, yung pamilya nyo, hindi, pagpasok nyo, na-infect yung asawa mo, yung anak mo, di ubos kayo lahat. Di, kakalat na naman yun. Yung matitigas ang ulo, kaya mas lalong matigas ang ulo nyo, mas lalong tatagal ang pag-lockdown sa atin dito. Pare-pareho tayo. Ngayon ito, parehas tayo walang trabaho, parehas tayo walang kinakain. Mabuti pa yung mga ibang gobyerno senador na yan, tignan nyo. May kinakain yan. Pagkukontra nila, may kinakain yan. Pero yung ibang Pilipino, bakit? Pag hindi ba naipasa yun? Pang, ganitong sistema lang. Gutom lang nga tayo lahat ngayon. Kaya yung Pangulo gustong gawin niya yung mga ganyan. Kasi unang-una, budget, kakapusin tayo ng budget niyan. At isa pa, yung budget ng Senado, Kongreso, pwedeng gamitin niya yan. Eh bakit ayaw payagan ni Soto? Bakit? Eh, makukuha yung budget nila dyan. Saka, pinapaboran niya yung mga businessman, mga private na. Kasi nga, baka sa ilan dyan, meron siyang mga ano dyan, share dyan sa mga business niya, isa siya sa mga shareholder. Tangina. Huwag kami Soto, huwag kami niloloko mong sambayan Pilipino, meron nang gumagawa ng paraan, kukontrahin mo pa, sige nga. Ang daming pakinabang kasi pag nakontrol ng presidente, ang hindi namang totally kapangyarihan yun. Pangsamantala lang naman yun, para sa ngayon lang yan, kasi grabe na, mayroon matitigas ang ulo talaga na Pilipino na ayaw sumunod, ayaw makisama. Sana naman intindihin nyo na ang ginagawa ng Pangulo natin ay para sa lahat, hindi para pang saniling interes. Kaya yung mga tao dyan na bumabati ko sa Pangulo na walang silbi, demonyo, kung demonyo yan, wala kayo mahit, wala kayo na ngayon, hayaan lang tayo na hindi lockdown at isa-isang mamatay mahawa sa virus na yan, di ba? Hindi, kaya manahimik kayo, imbis magtulungan tayo, hilaan na lang tayo pababa. Ang dami-dami natin pwedeng gawin na tumulong, manahimik o mag-quarantine na lang sa bahay para mapigilan ang pagkalat ng virus. Pero anong ginagawa nyo? Batikusin ng Pangulo, kiso walang ginagawa. Eh kayo ngayon walang ginagawa eh, ito mga senador. Nung about sa Ibis franchise, tang ina, ang iingay nila. Sinapo, sinalakson, Lito Lapid, si Drilon, si Soto, di ba? O ngayon, nasaan sila ngayon? Sila ba tumutulong sa Pangulo? Mayroon ba silang ginagawa para sa bayan? Di ba wala? Pero pag mga rally, patungkol sa gobyerno, mga ginagawa na kontra sila, nangihuna yan. Tingnan mo yung vice president na isa pa, gobyerno raw. Dapat ayusin ang gobyerno. I-gobyerno siya. Nasaan ba siya ngayon? Ultimo nga dito sa Camarines, wala pang nagagawa yan dito sa amin eh. Kababayan pa namin yan. Kahit na hindi sa Camarines, sa buong bansa na lang, kahit dito sa Luzon. Diba? Kung matino kayong mag-isip, kung talagang ang pag-iisip nyo ay bilang leader ng sambayan ng Pilipino, maging ehemplo sa mga tao, dapat kayo ang unang-unang gumagawa ng tama. Imbis na hilahin yung pababaan issue ng Pangulo, dapat kayong gumawa ng paraan para tulungan siya para masugpo itong kumakalat na virus sa ating bansa. Puro kayo kontra, wala naman kayong ginagawa. Nawa kayong nanangawa. Bakit ba? Ano bang gustong patunayan nyo? Ano bang gusto nyo mangyari? Kung sa kahuli na lahat, sa kagagawa ng desisyon. Tapos pag lahat mayroon na nangyaring masama, lahat naman isisisi nyo sa Pangulo. Yung matitigas ng ulo, isisisi nyo sa gobyerno. Yung iba dyan, picture ng picture. Pag may kumakain, nasa abroad, ganito, lalabas, kasama ang pamilya, may bagong damit, may bagong cellphone. Oh, dito tayo, picture tayo, inom tayo. Putang ina nyo, pag hindi kayo nabigay ng relief goods ng bigas ng barangay nyo, ang ina nyo, makapagmura kayo para kayong mamamatay. Isisi nyo ang barangay nyo. Putang ina nyo, pakyo kayo. Magbago na tayo. Wala tayo sa panahon ng mga walang utak. Lahat dito matalino na. Kaya pag-isipan nyo lahat ng ginagawa nyo bago pa madamayan lahat. Yan nga po. Bye.